For today's topic, we have evolution of Philippine Constitution. Ngayong umaga, ating pag-aaralan ang tungkol sa ating Constitution o sa Tagalog, Saligang Batas. Ngayong umaga, aalamin natin kung ano-ano ang iba't ibang Constitution na ginawa ng ating mga bayani, ng ating mga leaders o mga pinuno para sa ikabubuti ng ating mamamayan, ng mga Pilipino at higit sa lahat ng ating bansang Pilipinas. Mahalaga na malaman natin kung anong uri ng pamahalaan mayroon tayo. Ano yung iba't ibang sangay ng pamahalaan at kung ano ang mga tungkulin ng bawat isa. Mahalaga din na malaman natin ang tungkulin ng mga pinuno o namumuno sa atin at kung ano ang mga karapatan natin bilang mga Pilipino. For this topic, let us define what is Constitution. Sabi dyan, defined as a set of fundamental principles or established precedent according to which a state or other organization is governed. Thus, the word itself means to be part of a whole, the coming together of distinct entities into one group with the same principles and ideals. This defines the nature and extent of government. Kapag sinabi natin na constitution, ito yung gumagabay kung paano pangasiwaan o pamahalaan ng gobyerno ang isang bansa. Kapag sinabi natin na constitution, ito ang pinakamataas na batas ng isang bansa. At katulad ng nabanggit ko sa inyo kanina, dito nakasaad ang ilan sa mga panuntunan o ilan sa mga rules and regulations na ipinapatupad ng mga leaders sa kanyang mamamayan. Kabilang doon, ang una, uri ng pamahalaan. Ikalawa, sangay ng pamahalaan. Sangay ng pamahalaan. Ang ating pamahalaan ay mayroong tatlong sangay o branches. O una sa tatlong sangay ng pamahalaan ay ang executive branch. Ikalawa, ang legislative branch. At ang ikatlo ay ang judicial branch. Yan ang mga sangay ng pamahalaan na mayroon tayo sa Pilipinas under democratic type of government. Tayo bilang isang bansa ay malaya. Tayo bilang bansang Pilipinas ay nakakapag-isa. Malayang bansa, isang malayang bansang Pilipinas. Ano pa ang nakasaad sa ating Constitution? Nakasaad dyan ang tungkulin at karapatan ng mga mamamayan. Ano pang nakasaad? Kapangyarihan ng mga pinuno. Okay, bawat pinuno na mayroon tayo ay mayroong hangganan ang kanilang gagawin sa ating bansa, sa ating mga Pilipino. Kaya nga mayroon tayong iba't ibang sangay ng pamahalaan at nahahati ang kapangyarihan ng mga pinuno base sa tatlong sangay ng pamahalaan: executive, legislative, and judicial. Okay, dito rin sa Constitution, nakasaad ang mga bagay na may kinalaman sa pamumuno ng ating bansa. Nakapaloob din sa ating saligang batas ang sovereignty or yung tinatawag natin na soberanya sa Tagalog o yung pagiging malaya ng bansang Pilipinas o ng isang bansa. At nakasaad din dito, nakapaloob din sa saligang batas ang teritoryo o hangganan
ng isang bansa. Ang lahat ng batas na gagawin ng mga tagagawa ng batas ay dapat nakaayon sa ating saligang batas o constitution. Ang lahat ng batas na gagawin at ipapatupad ay dapat nakaayon dito. At itong constitution o saligang batas ang ginagamit para magkaisa ang bawat mamamayan ng isang bansa. Tayong dumako sa Constitution of the Philippines, the supreme law of the Republic of the Philippines. Ito daw ang pinakamataas na batas ng Republika ng Pilipinas. At mayroon tayong saligang batas na ginagamit bilang isang republika ng Pilipinas. At ito, ang mga batas na ito ay epektibo sa ating bansa noon pa man, simula noong 1987. At tuwing February 2, ipinagdiriwang natin ang Philippine Constitution Day ayon sa pagsasabatas ng araw kung kailan dapat natin ipinagdiriwang Philippine Constitution Day. At ito ay pinagtibay ni former President Corazon Aquino. Tatlong saligang batas lang ang naging epektibo sa ating bansa. Iyon ay ang una, 1935 Commonwealth Constitution, ikalawa, 1973 Constitution, at ikatlo, ang 1986 Freedom Constitution. Ang mga sumusunod, ang mga constitution na ginamit at naipatupad sa bansang Pilipinas. Una na nga dyan ang 1987 Constitution of Biak na Bato. The Constitution of Biak na Bato was the provisionary constitution of the Philippine Republic during the Philippine Revolution. The Katipunan's Revolution led to the Tejeros Convention where at San Francisco de Malabon, Cavite on March 22, 1897. The first presidential and vice presidential elections in Philippine history were held. Although only Katipuneros or members of the Katipunan were able to take part and not the general populace. Okay, ito daw mga revolusyonaryo na miyembro ng Katipunan o tinatawag natin na KKK ay nagdaos ng meeting sa Tejeros. Sa Tejeros na tinatawag na Tejeros Convention sa San Francisco de Malabon, Cavite, kung saan ang kauna-unahang presidential at vice presidential election ay isinagawa noong March 22, 1897, pero hindi lahat ng mamamayan ay nakaboto o bumoto. Ang mga kasapi o miyembro lamang ng Katipunan ang siyang nakalahok o nakilahok sa sinabing election. A later meeting of the revolutionary government established there, held on November 1, 1897, at Biak na Bato in the town of San Miguel de Mayumo in Bulacan, established the Republic of Biak na Bato. Ang pagpupulong na ito noong March 22, 1897 ay nasundan pa ng isa pang pagpupulong o meeting noong November 1, 1897 sa Biak na Bato sa bayan ng San Miguel de Mayumo sa Bulacan. At dito nga nagkaroon ng pag-establish o paglikha ng tinatawag na Republic of Biak na Bato. The Republic had a
Constitution drafted by Isabelo Artacho and Felix Ferrer and based on the first Cuban constitution. It is known as the Constitution Provisional de la República de Filipinas and was originally written in and promulgated in the Spanish and Tagalog languages. Itong Constitution of Biak na Bato ay nakilala dahil nakilala sa wikang Espanyol bilang Constitution Provisional de la República de Filipinas o sa Tagalog, Pansamantalang Saligang Batas ng Republika ng Pilipinas. Ito ay original na isinulat sa wikang Kastila at ito ay pinalaganap sa wikang Tagalog. Okay, bakit nagkaroon tayo ng tinatawag na 1987 Constitution of Biak na Bato? Okay, tulad ng sinabi natin, itong 1987 Constitution of Biak na Bato, ang Republika ng Biak na Bato, ang kauna-unahang republika na naitatag sa Pilipinas. At ang nagtatag ng republika na ito, ng konstitusyon na ito, ay si Emilio Aguinaldo. At ang mga kapwa miyembro o kasapi ng Katipunan. Ako sa kabila ng pagkakatatag nito, hindi ito naging matagumpay. Okay, bakit? Nagkaroon ng tinatawag na Pact of Biak na Bato o yung tinatawag natin na kasunduan ng Biak na Bato. Itong Pact of Biak na Bato ay kasunduang pangkapayapaan sa pagitan nitong mga revolusyonaryo o miyembro ng Katipunan sa pamumuno ni Aguinaldo at ng mga Kastila na noon ay pinamumunuan ni Governor General Fernando Primo de Rivera. Okay, diba? Ang Pilipinas, dahil wala pa itong pamahalaan o gobyerno noong unang panahon, ang Spain ay nagpapadala ng Governor General sa Pilipinas para siya ang mamahala. At ang namamahala noon ay si Governor General Fernando Primo de Rivera. Ngayon, nagkaroon ng kasunduang pangkapayapaan na tinatawag na Pact of Biak na Bato o kasunduang Biak na Bato sa pagitan ni Aguinaldo at ni Governor General Fernando Primo de Rivera na siyang naging dahilan para magtapos itong Constitution of Biak na Bato o Republic of Biak na Bato. Okay, bakit daw? Anong nilalaman ng kasunduang iyon? Ang nilalaman ng kasunduang iyon, kailangang isuko ng mga revolusyonaryong Pilipino o mga katipunerong ito ang kanilang mga armas. At si Emilio Aguinaldo ay ipapatapon sa Hong Kong. At dahil si Emilio Aguinaldo ay papatapon sa Hong Kong, titigil na itong mga naghihimagsig para kalabanin ang gobyernong Espanyol o ang pamahalaang Espanyol. Ako sinasaad dito sa 1987 Constitution na ito o Biak na Bato, ang paghiwalay ng Pilipinas sa Spain at magkaroon ng isang republikang Pilipino. Ngunit, iyon nga ay hindi nasunod dahil nagkaroon ng Pact of Biak na Bato o kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng mga Katipunero at ng mga Espanyol. Okay, nagkaroon ng kauna-unahang presidential and vice presidential election at nagkaroon ng
yun nga, election, nagkaroon ng election at ang nanalo, ang nahalal bilang presidente ay si Emilio Aguinaldo laban kay Andres Bonifacio at kay Mariano Trias. So these are the organs of the government under the Constitution of Biak na Bato. Una, ang Supreme Council o ang kataas-taasang sanggunian. Okay, itong Supreme Council ang highest governing body of Katipunan, which was vested with the power of the Republic, headed by the President and four Department Secretaries. Ang mga Department Secretaries natin ay binubuo ng Interior, Foreign Affairs, Treasury, and War. Ang Supreme Council ay maihahalin tulad natin sa kasalukuyan sa tinatawag natin na Executive Branch, kung saan kung sa Executive Branch ito ay binubuo ng presidente bilang siyang tagapangasiwa o tagapamahala, okay, ganun din naman sa Supreme Council. Ang Supreme Council o ang kataas-taasang sanggunian ang ituturing na siyang pinakamataas na pinuno. Ikalawa, Consejo Supremo de Gracia y Justicia o Supreme Council of Grace and Justice, which has given the authority to make decisions and affirm or disprove the sentences rendered by other courts and dictates rules for the effort for the administration of justice. Ito namang Consejo Supremo de Gracia y Justicia ay maiyahalin tulad natin sa tinatawag natin na judicial branch. Sila naman yung nagpapasya kung ang isang tao ay nagkasala o hindi. Sila ang magpapataw ng batas na ginawa ng tinatawag natin na Asamblea de Representantes. Okay, ikatlo naman, Asamblea de Representantes or Assembly of the Representatives, which has to be convened after the revolution to create a new constitution and to elect a new council of government and representative of the people. Ang Asamblea de Representantes naman ang siyang tagagawa ng batas o tagagawa ng panibagong saligang batas. At sila din yung boboto para magkaroon ng panibagong Council of Government and Representative of the People. O sa madaling sabi, ito ang tinatawag natin na Legislative Branch. Ang Supreme Council, ang Executive Branch, ang Consejo Supremo de Gracia y Justicia, ang Judicial Branch, ang Asamblea de Representantes o Assembly of the Representatives, ang siyang Legislative Branch. So ang preamble of Biak na Bato. The separation of the Philippines from the Spanish monarchy and their formation into an independent state with its own government called the Philippine Republic has been the end sought by the revolution in the existing war. Began on the 24th of August, 1896, and therefore, in its name and by the power delegated by the Filipino people, interpreting faithfully their desires and ambitions, we, the representatives of the revolution, in a meeting at Biak na Bato, November 1, 1897, unanimously adopted the following articles for the Constitution of the State. So, yun ang layunin ng Constitution of Biak na Bato. Ang layunin nito
ay magkaroon ng isang republikang Pilipino na dapat ang Pilipinas ay kahiwalay ng Spain at mayroon itong sariling pamahalaan. Next, 1899, Malolos Constitution. Okay, ito ay kinilala bilang Constitution Politica de Malolos dahil ito ay isinulat sa wikang Espanyol. Following the Declaration of Independence from Spain on June 12, 1898 and transformation of the dictatorial government to a revolutionary government on June 23, 1898. Convened in Barashuin Church in Malolos, now Malolos City, Bulacan, kung saan na-elect o naihalal si Pedro Paterno bilang presidente at si Gregorio Araneta bilang vice president. Anong nakasaad sa ating 1899 Malolos Constitution? Okay, hindi natatapos sa proklamasyon ng kalayaan noong June 12, 1898 sa Cavite ang tagumpay ng mga Pilipino laban sa mga Kastilang mananakop. At kung ating babalikan ang ating kasaysayan, nagsimulang matamo ng mga Pilipino ang kalayaan mula nang buksan itong tinatawag natin na Malolos Congress sa loob mismo ng simbahan ng Barasuin o Barasuin Church. Kaya itong Barasuin Church, walang duda na ito ang pinakamakasaysayang pook sa alinmang makasaysayang lugar sa Pilipinas. Sapagkat dito sa Barasuin Church, naganap itong pagsasabansa ng Pilipinas o pagkakaroon ng kalayaan ng Pilipinas nang buksan itong Malolos Congress noong September 15, 1898. Kung saan okay, isinabisa nila or isinagawa nila ang proklamasyon ng kalayaan noong June 12, 1898. Noong sa Barasuin Church yon ginanap. Okay, kumbaga para sa mga Pilipino, para sa mga Katipunero noong unang panahon, wala pang bisa itong pagpaproklama ng kalayaan at kailangan itong bigyan ng bisa. Kailangan ulit nating iproklama itong pagkakaroon ng kalayaan noong June 12, 1898. At kasabay noon, kasabay ng pagsasabisa ng proklamasyon ng kalayaan noong June 12, 1898, ang siya ding pagbalangkas o paggawa ng Malolos Constitution noong 1898. At iyon nga, idinaos sa Barasuin Church. Halal nga, itong si Pedro Paterno as president and Gregorio Araneta as vice president. Okay, ito daw, ito ay tinutulan ni Apolinario Mabini na siyang prime minister of the revolutionary government. Okay, bakit daw? Kasi during that time, under tayo ng Amerikano, ng mga Amerikano. Kaya para kay Apolinario Mabini, hindi pa ito yung tamang panahon para magkaroon ng another constitution dahil tayo ay nasa ilalim ng pamunuan ng mga Amerikano.
ratified on November 29, 1898. Okay, ginawa noong November 29, 1898, at ito ay pinirmahan para maging batas noong December 23, at ito ay inaprobahan noong January 20, 1899. At ito nga ay pinagtibay ni President Emilio Aguinaldo noong January 21 and promulgated on January 22. Okay, and court in democratic traditions that ultimately had their root in American soil. Ito ay nakabase sa constitutions ng mga sumusunod na bansa: France, Belgium, and Latin American countries. Kung ang Biyak na Batok Constitution ay nakabase sa Cuban Constitution or Constitution or Saligang Batas ng Cuba, ito namang Malolos Constitution ay nakabase sa Saligang Batas ng France, Belgium, and Latin American countries. Nakasaad dito sa Saligang Batas ng Malolos na ang mga Pilipino, ang mga tao, ang bawat individual ay magkakaroon ng kalayaan. Okay. It states basic civil rights, separated the church from the state, and called for the creation of an assembly of representatives, which would act as the legislative body. It also calls for a presidential form of government with the president elected for a term of 4 years by a majority of the assembly. The authentic and official constitution of La Republica Filipina or Philippine Republic. Pwede sabihin sa Malolos Congress na ito, nakaranas ang mga Pilipino ng pagkakataon na mamahala at magkaroon ng kapangyarihan upang mamuno. Ang pangunahing ambag ng Kongreso ng Malolos ay or Malolos Congress ay ang pagpapatibay o ratifikasyon ng proklamasyon ng kalayaan noong June 12, 1898. Ibig sabihin, walang bisa ang nasabing proklamasyon or declaration of Philippine independence kung hindi ito niratipika ng Malolos Congress. Matatandaan natin na si General Emilio Aguinaldo ang siyang nagproklama ng kalayaan ng Pilipinas. Pero hindi iyon magkakaroon ng bisa kung hindi niratified ng Malolos Congress. Kung iugnay natin sa kasalukuyan, anumang proklamasyon ng isang pangulo ng bansa ay dapat ding iratipika ng iba't ibang kongreso na mayroon tayo upang magkaroon ito ng pangmatagalang bisa. Ang Malolos Constitution din ang siyang nagbigay ng iba't ibang karapatan sa mga Pilipino. Kagaya na lang ng karapatan sa edukasyon, parehong babae at lalaki ay mayroong karapatan na mag-aral o magkaroon ng edukasyon. Bawat Pilipino ay may karapatan na makapili ng relihiyon, magkaroon ng pagmamay-ari o ari-arian, makabiyahe sa kahit anong lugar na gusto nilang puntahan, magpahayag ng saloobin, makaboto at maiboto, paghihiwalay ng simbahan at pamahalaan, at iba pang mga karapatan na umabot sa ating panahon. Kumbaga, lahat ng karapatan na mayroon tayo sa ngayon ay iyon din yung mga nakasaad sa Malolos Constitution. Okay, itong preamble of Malolos Constitution. We, the representatives of the Filipino people, lawfully convened in order to establish justice,
provide for common defense, promote the general welfare, and ensure the benefits of liberty, imploring the aid of the sovereign legislator of the universe for the attainment of these ends, have voted, decreed, and sanctioned the following political constitution. Ang layunin ng Malolos Constitution ay tuluyang magkaroon ng isang malayang bansa, ng isang malayang bansang Pilipinas, at ang lahat ng Pilipino ay magkaroon ng kalayaan, magkaroon ng mga karapatan. Next, 1935, the Commonwealth Constitution. The 1935 Constitution of the Philippines was written in 1934, approved and adopted by the Commonwealth of the Philippines 1935 to 1946, and later used by the Third Republic of the Philippines 1946 to 1972. It was written with an eye to meeting the approval of the United States government, as well so as to ensure that the U.S. would live up to its promise to grant the Philippines independence and not have a premise to hold on to its possession, on the grounds that it was too politically immature and hence unready for full real independence. Okay, ito namang Saligang Batas, 1935, the Commonwealth Constitution ay pinagtibay ng Commonwealth ng Pilipinas simula 1935 hanggang 1946 at ng Ikatlong Republika or Third Republic ng Pilipinas mula 1946 hanggang 1972. At ito ay ginawa ayon sa structure ng United States Constitution. Okay, bakit mahalaga itong Constitution na ito? Ano yung kahalagahan ng Saligang Batas o ano yung kontribusyon ng pagkakagawa o pagkakabalangkas ng 1935 the Commonwealth Constitution? The original 1935 Constitution, inter alia, for a unicameral legislature and a single six-year term for the president. It was amended in 1940 to have a bicameral Congress composed of a Senate and House of Representatives, as well the creation of an independent commission on elections. The Constitution limited the president to a four-year term with a maximum of two consecutive terms in office. Ano yung kahalagahan ng Saligang Batas 1935 o the Commonwealth Constitution? Kung nagkaroon ng hangganan ang termino ng Pangulo sa apat na taon at maaari lamang siyang maupo sa dalawang termino. Okay, dito rin sa 1935 Commonwealth Constitution, itinadhana ang tungkulin ng tatlong sangay ng pamahalaan: ang executive, legislative, at judicial. Okay, dito din sa Commonwealth Constitution, pinalakas yung pagsunod sa tinatawag natin na Bill of Rights at pinaigting yung pagtutol sa paggawa ng karahasan ng mga mamamayan o ng mga Pilipino. Dito din, sinasabi na dapat paghiwalayin ang pamahalaan at ang simbahan. Okay, mahalaga ang Saligang Batas, the Commonwealth Constitution, mahalaga ang naging papel nito sa ating bansa.
Okay, ang batas 1935 ay mahalaga dahil sa mga nagawa nito sa pamamahala ng gobyerno at pamahalaan. Okay, tayong dumako sa Acts of the United States Congress. The Philippines was a United States territory from December 10, 1898 to March 24, 1934, and therefore under the jurisdiction of the federal government of the United States. Two acts of the United States Congress passed during this period can be considered Philippine Constitution in that those acts defined the fundamental political principles and established the structure, procedures, powers, and duties of the Philippine government. Okay, tayo daw ay sakop ng United States simula December 10, 1898 hanggang March 24, 1934. At sa ilalim ng pamumuno ng United States ng mga Amerikano, tayo ay nasa ilalim din ng tinatawag na federal government. At dalawa, okay, ang Philippine Organic Act of 1902 at Philippine Autonomy Act of 1916, ang dalawang batas na naipasa na ikinakategorya or considered as Philippine Constitution. Ating alamin kung ano ang mga ito. Okay, una, Philippine Organic Act of 1902. The Philippine Organic Act of 1902, something known as the Philippine Bill of 1902 or the Cooper Act, was the first organic law for the Philippine Islands enacted by the United States Congress. It provided for the creation of a popularly elected Philippine Assembly and specified that legislative power would be vested in a bicameral legislature composed of the Philippine Commission or the upper house and the Philippine Assembly or the lower house. Its key provisions included a Bill of Rights for the Filipinos and the appointment of two non-voting Filipino resident commissioner of the Philippines to represent the Philippines in the United States House of Representatives. Okay, ito ay isang batas na ipinatupad ng United States sa Pilipinas noong taong 1902. At ipinagtibay ito, itong batas na ito ay pinagtibay noong July 2, 1902. Okay, ano daw yung mga o ano yung nilalaman ng Philippine Organic Act of 1902? Itong Philippine Organic Act of 1902 ang nagtakda ng pagbibigay ng mga karapatan sa mga Pilipino bilang sila ay malayang makapagsalita at makapagpahayag. Nilalaman din nito ang kalayaang huwag mabilanggo dahil sa pagkakautang. Nilalaman din ito ang pagiging pantay-pantay sa harap ng batas at kalayaan mula sa pagkakaalipin. Yun din sa katipunan ng karapatan, ako dalawang Pilipino na kasapi sa komisyon ang maaaring ipadala bilang kinatawan ng Pilipinas sa Kongreso ng United States. Next, ang Philippine Autonomy Act of 1916. The Philippine Autonomy Act of 1916, sometimes known as Jones Law, modified the structure of the Philippine government by removing the Philippine Commission as the legislative upper house and replacing it with a Senate elected by Filipino voters, creating the Philippine's first fully elected national legislature. This act also explicitly stated that it was and had always been in the purpose of the people
of the United States to end their sovereignty over the Philippines, Philippine Islands, and to recognize Philippine independence as soon as a stable government can be established therein. Ano naman itong tinatawag natin na Philippine Autonomy Act of 1916? Ito ay kilala din natin bilang Jones Act. Ito namang Philippine Autonomy Act of 1916 ang batas na nagbigay sa mga Pilipino ng kalayaan na makapagsarili. At nakapaloob dito ang pangako ng pagkakaloob ng kasarinlan sa Pilipinas o pagbibigay ng kalayaan sa Pilipinas sa lalong madaling panahon kapag nagkaroon na ang Pilipinas ng isang matatag na pamahalaan. Itong Philippine Autonomy Act of 1916 ang pinakamahalaga at pinakamataas na batas ng Pilipinas simula ng 1916 hanggang 1935 ng pagdibayin ito ng Philippine Constitution. Next. Tidings McDuffie Act 1934. Okay, ito ay hindi saligang batas. Though not a constitution itself, the Tidings McDuffie Act of 1934 provided authority and defined mechanisms for the establishment of a formal constitution via a constitutional convention. Ito namang Tidings McDuffie Act o tinatawag na Batas ng Kalayaan ng Pilipinas ay inaprobahan noong March 24, 1934. At ito ay isang federal law ng United States na nagkaloob ng nagsasariling pamahalaan ng Pilipinas at nagkaroon ng pagpapahayag ng kalayaan ng Pilipinas mula sa Estados Unidos. Ang nakasaad sa Tidings McDuffie Act, pagkakalooban ng United States ng kalayaan ng Pilipinas pagkatapos ng 10 taon. Preamble of Commonwealth Constitution. The Filipino people imploring the aid of divine providence in order to establish a government that shall embody their ideals, conserve and develop the patrimony of the nation, promote the general welfare, and secure to themselves and their posterity the blessings of independence under a regime of justice, liberty, and democracy, do ordain and promulgate this constitution. Ang layunin naman ng Commonwealth Constitution ay ang pagkakaroon ng kalayaan ng bansang Pilipinas mula sa mga Amerikano at pagkakaroon ng karapatan ng mga mamamayan ng mga Pilipino para sa pagpamamahayag at pagsasalita or pagbibigay ng kanilang mga opinyon o saloobin. Next, 1973, o ang tinatawag natin na constitutional authoritarianism. On August 24, 1970, Congress enacted Republic Act No. 6132, otherwise known as the Constitutional Convention Act, for the purpose of convening a constitutional convention. Noong August 24, 1970 daw, okay, ang Kongreso ay nagtalaga or gumawa ng Republic Act No. 6132, otherwise known as the Constitutional Convention Act. Ano yung tinatawag natin na Constitutional Convention Act? Ibig sabihin, ang layunin nitong
Constitutional Convention ay magkaroon ng pagtitipon para makapagsulat ng isang panibagong saligang batas o constitution, o maaari nilang baguhin ang mayroon ng constitution. Yun ang layunin ng CONCON or Constitutional Convention Act. Okay, while in the process of drafting a new constitution, President Ferdinand Marcos declared martial law on September 21, 1972. Habang itong CONCON or Constitutional Convention ay gumagawa ng panibagong saligang batas, nagdeklara si President Ferdinand Marcos ng tinatawag na martial law noong September 21, 1972. The 1973 Constitution, promulgated after Marcos' declaration of martial law, was supposed to introduce a parliamentary-style government. Legislative power was vested in a unicameral National Assembly whose members were elected for six-year terms. The president was ideally elected as the symbolic and purely ceremonial head of state chosen from amongst the members of the National Assembly for a six-year term and could be re-elected to an unlimited number of terms. Upon election, the president ceased to be a member of the National Assembly. During his term, the president was not allowed to be a member of political party or hold any other office. Ang 1973 Constitution o Constitutional Authoritarianism ang siyang naging saligang batas ng 1973 na pinagtibay ni former President Ferdinand Marcos. Ito ang siyang pumalit sa saligang batas ng Pilipinas ng 1935. Okay, iminungkahi itong pagpapalit ng saligang batas ng Pilipinas ng 1935 sa kadahilanan na habang ang Pilipinas ay colony or kolonya pa ng United States at kaya ay gawa ng impluwensyang Amerikano at hindi na napapanahon ang mga tadhana na lutasin pa yung mga suliranin at tugunan yung mga pangangailangan ng mga mamamayan. Itong 1973 Constitutional Authoritarianism ay pinagtibay ng Congress noong August 24, 1970. From October 16 to 17, 1976, a majority of barangay voters, also called citizen assemblies, approved that martial law should be continued and ratified the amendments to the constitution proposed by President Marcos. Okay, naprubahan ito ng citizen assemblies ang martial law. The 1976 amendments were, una, an interim batasang pambansa or IBP substituting for the interim National Assembly. Okay, dahil nga ang gusto ni Marcos, President Marcos, ay ang pagkakaroon ng isang parliamentary government. Kaya ang interim batasang pambansa ay papalitan ng interim National Assembly kung saan ang presidente ang siyang head of state. At dahil siya ang head of state, may karapatan siya na magdeklara ng martial law hanggang sa gugustuhin niya. The president would also become the prime minister and he would continue to exercise legislative powers until such time as martial law was lifted. Ang presidente na si Marcos during that time, siya din ang naging prime minister. At dahil siya ang prime minister, kung siya din ang magdedesisyon, dahil siya ay mayroong legislative power, siya ay
may karapatan na gumawa ng sarili niyang batas until such time as martial law was lifted. Okay, ibig sabihin, ang batas ay nasa kanyang mga kamay. The Sixth Amendment authorized the president to legislate on his own on an emergency basis. Whenever the judgment of the president there exists a grave emergency or a threat or imminence thereof, or whenever the interim batasang pambansa or the regular National Assembly fails or is unable to act adequately on any matter for any reason that in his judgment requires immediate action, he may, in order to meet the exigency, issue the necessary decrees, orders, or letters of instructions which shall form part of the law of the land. Okay, dahil nasa kamay na ng presidente ang batas, okay, lahat ng desisyon, kung kinakailangan ay maaari niyang ipagawa. At iyon ang ginawa ni President Marcos during that time. Okay, dahil nasa kamay niya ang batas, okay, siya ay nagdeklara ng tinatawag na martial law dahil dumadami noon ang mga communist. Okay, kung kinakailangan daw ang presidente dahil under siya ng 1973 authoritarianism constitution, ang president ang siyang prime minister and head of state, siya ang masusunod sa lahat ng kaganapan sa ating bansa. Nasa kamay niya ang batas. Preamble of 1973 Constitution. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of divine providence in order to establish a government that shall embody our ideals, promote the general welfare, conserve and develop the patrimony of our nation, and secure to ourselves and posterity the blessings of democracy under a regime of justice, peace, liberty, and equality, do ordain and promulgate this constitution. Okay, yun din naman ang layunin ng 1973 Constitution. Ng Pilipinas ay maging isang malayang bansa, mayroon tayong sariling pamahalaan, at ang mamamayan ay malaya. Ang 1987 o tinatawag natin na Freedom Constitution or Constitution after Martial Law. On February 11, 1987, the new constitution was proclaimed, ratified, and took effect. Okay, ginawa, isinulat itong Freedom Constitution 1987 noong February 11. Establishes the Philippines as a democratic and republican state where sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Okay, ang layunin ng Freedom Constitution from the word itself, freedom, magkaroon ng isang demokrasyang bansa and republican state na mayroong kalayaan ang mga Pilipino, ang mamamayan. Corazon Aquino issued Proclamation Number 3 declaring a national policy to implement the reforms mandated by the people, protecting their basic rights, adopting a provisional constitution, and providing for an orderly translation to a government under a new constitution. Okay, itong saligang batas ng Pilipinas na tinatawag natin ang 1987 Freedom Constitution ang kasalukuyang saligang batas ng Pilipinas at ito ay pinagtibay sa ilalim ng pamamahala ni former President Corazon Aquino at ito nga ang siyang pumalit sa saligang batas ng Pilipinas ng 1973. Na pinagtibay noong panahon ni Ferdinand Marcos. Kasunod ng People Power Revolution
or EDSA People Power Revolution noong 1986, napatalsik si Ferdinand Marcos. At kasunod noon ang pagproklama kay Corazon Aquino, former President Corazon Aquino, bilang presidente ng ating bansa. At noon nga na si Corazon Aquino ang maging presidente, pinroklama niya ang Proclamation Act No. 3 noong March 1986 na nagdedeklara ng pambansang patakaran upang ipatupad ang mga reformang ipinanukala ng mga tao. Gayun din, nakasaad din dito ang pangangalaga ng karapatan ng mga Pilipino, ang pangunahing ipinanukala nitong Freedom Constitution. At nagkaroon ng pansamantalang salang batas at pagbibigay ng maayos na salin sa pamahalaang nasa ilalim ng bagong saligang batas. The 1987 Constitution established a representative democracy with power divided among three separate and independent branches of government: executive, a bicameral legislature, and the judiciary. There were three independent constitutional commissions as well: the Commission on Audit, the Civil Service Commission, and the Commission on Elections. Integrated into the Constitution was a full Bill of Rights, which guaranteed fundamental civil and political rights, and it provided for free, fair, and periodic elections. Okay, yun ang nakapaloob sa 1987 Freedom Constitution. Ano nakapaloob? Nakapaloob dito ang uri ng pamahalaan na mayroon tayo. At yon ay tinatawag natin na representative democracy, na nahati sa tatlong sangay: executive branch, kung saan nandun ang ating presidente na siyang tagapangasiwa at tagapamahala, bicameral legislature, bicameral kasi nahati ito sa dalawa, Senate and House of Representatives, ang judiciary branch, kung saan dito nililitis ang mga kaso, nililitis ang mga nagkasala. At dito din nakasaad ang mga karapatan ng mga Pilipino, ng mga tao, sa tinatawag natin na Bill of Rights. Dito nakasaad ang civil rights and political rights. At dapat magkaroon ng isang election na malaya at ito ay walang pandaraya. Okay, ang tatlong sangay ng pamahalaan na mayroon tayo ay ang executive branch, ang una, headed by the president and his appointed cabinet. The president is the head of the state and the chief executive, but he is subject to significant checks from the other branches, especially in times of emergency, which, given the history of the country, was obviously intended to be a safeguard against a repeat of Marcos' martial law despotism. For example, in cases of national emergency, the president can still declare a martial law, but not for a period longer than 60 days. Congress can revoke this decision by a majority vote, or it can also extend it for a period to be determined by the Congress. Additionally, the Supreme Court can review the declaration to decide if there were sufficient facts to justify martial law. The president can grant pardons and amnesty. He also empowered to make or accept foreign loans. He cannot, however, enter into treaties without the consent of the Senate.
The president and vice president are elected at large by a direct vote, but the president may only serve 1 6-year term. The cabinet, consisting of the president's advisors and head of department, is appointed by the president and it assists him in his governance functions. Pamahalaan ng Pilipinas ay mayroong tatlong sangay. At una nga, ang tinatawag natin na executive branch. Pangulo ng Pilipinas, ang pinakamataas na pinuno ng ating bansa, at dahil siya ang pinakamataas na pinuno ng ating bansa, mayroon siyang control sa lahat ng kagawarang tagapagpaganap, mga kawani at mga tanggapan or iba't ibang department. Ang Pangulo ng Pilipinas ay mayroong kapangyarihang pangmilitar. Siya ang commander-in-chief ng lahat ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Ang ating Pangulo, mayroon siyang kapangyarihan na makipagkontrata o gumarantiya ng mga pag-utang sa labas ng bansa. Ang Pangulo din ang naghihirang ng mga pinuno ng mga kagawarang tagapagpaganap. O siya yung mga nag-a-assign kung sino ang magiging secretaries ng bawat departamento. Kaya ang Pangulo din ay may kakayahan o kapangyarihan bilang magpatawad o magbigay ng pardon o amnesty sa mga nakakulong o mga nakabilanggo. Ang Pangulo natin ay tinutulungan ng Vice President, ng mga kalihim, ng cabinet members at ng maraming ahensya ng ating pamahalaan. Ako yun ang tungkulin ng ating Pangulo, ng ating Vice President at ng iba't ibang sangay. Next ay ang legislative branch. The legislative power is vested in a Congress which is divided into two houses, the Senate and the House of Representatives. The 24 members of the Senate are elected at large by a popular vote and can serve no more than 2 consecutive 6-year terms. The House is composed of 250 elected members. Most of these representatives are elected by district for 3-year terms, but 20% of the total membership is chosen in proportion to party representation. Besides the exclusive power to legislate, one of the most important powers of Congress is the ability to declare war, which it can through a 2/3 vote in both houses. Even the power to legislate, however, is subject to an executive check. The president retains the power to veto a bill passed by both houses, and Congress may override this veto only with a 2/3 vote in both houses. Kapag sinabi natin na legislative branch, sila yung may kapangyarihang gumawa ng mga batas. Sila din yung may kapangyarihan na mag-amend at magsawalang bisa ng mga batas at yung gamit ng mga kapangyarihang ibinigay ng Philippine Congress. At katulad ng sinabi, ang ating Congress ay nahati sa dalawa, ang Senate at ang House of Representatives. Ang legislative branch ay binubuo ng 24 na senators. Mayroon silang 6 na taon para manungkulan. Ang kalahating taon ay iniyahalal sa bawat 3 taon. At ito ay pinamumunuan ng Pangulo ng Senado or Senate President. Okay. Ang
legislative branch ang kaakibat ng Senado sa paggawa ng mga batas sa ating bansa at pinamumunuan ang kapulungan o ang Kongreso ng mga kinatawan ng Speaker. Okay, yun ang ating legislative branch. Okay, ang kanilang ginagawang batas ay kailangang i-approve ng ating presidente. Okay, ganun din, may iba't iba silang powers, hindi lang para gumawa ng batas. Okay, sila ay may iba't ibang kapangyarihan, katulad na lang ng pagdedeklara ng war kung kinakailangan. At sila bilang legislative branch at mayroon silang legislative power, they are subject to balance and check by both department, by both branches, executive and judicial branch. Okay, ganun din naman ang executive branch subject for check and balances ng legislative branch and judicial branch. Ang judicial branch ay subject for check and balances ng executive and legislative branch. Last, we have judicial branch. Ang judicial branch ay ang court system in the Philippines exercises the judicial power of government and it is made of a Supreme Court and lower courts created by law. The Supreme Court is a 15-member court appointed by the President without need for confirmation by Congress. Appointment, however, is limited to a list of nominees presented to the President by a constitutionally specified judicial and bar council. This council consists of 7 members, the Chief Justice of the Supreme Court, the Secretary of Justice, a representative from Congress, a representative of the Integrated Bar, a professor of law, a retired member of the Supreme Court, and a representative of the private sector. The first 4 serve for 4 years, the law professor for 3, the retired justice for 2, and the private sector representative for 1 year. The Supreme Court justices may hear on appeal any cases dealing with the constitutionality of any law, treaty, or decree of the government. Cases where questions of jurisdiction or judicial error are concerned, or cases where the penalty is sufficiently international, penalty is sufficiently grave. It may also exercise original jurisdiction over cases involving government or international officials. The Supreme Court also is charged with overseeing the functioning and administration of the lower courts and their personnel. Kapag sinabi naman natin na judicial branch, may kapangyarihan sila para dinggin at lutasin ang mga problema o suliranin na may kaugnayan sa pagpapatupad ng ating batas. At ito nga ay binubuo ng Supreme Court at Lower Court. Okay, ito ay binubuo ng Chief Justice o yung tinatawag natin na punong maestrado kasama pa yung ibang maestrado. At ang Chief Justice ay pinipili at tinihirang ng Pangulo batay sa rekomendasyon ng Judicial and Bar Council. At kailangang yung Chief Justice natin ay nagtataglay ng kakayahan, dapat malinis ang kanyang budhi o yung kanyang kalooban, siya ay mayroong tinatawag na katapatan at mayroon siyang malayang pag-iisip. Okay, yun ang ating judicial branch.